Inabot po ng halos 20 oras bago na ibalik sa Quiapo Church ang imahe ng itim na Nazareno. Sa gitna ng pamamanata ng mga deboto, umabot sa mahigit 600 ang nasaktan at nasugatan dahil sa sobrang siksikan. Ang mainit na balita hatid ni Isay Reyes. Ang sabay-sabay na pag-uwagayway ng puting panyo ng mga deboto, hudyat na malapit na ang andas ng itim na Nazareno. Nang makapasok ang ulo ng prosesyon sa Plaza Miranda, animoy alon ng dagat ang dating ng mga mamamasan. Sa unang tanaw ng puon matapos itong maglakbay, nagbunyi ang mga deboto. Habang papalapit ang andas sa gate ng Quiapo Church, di pa rin nagpatinag ang marami na makasampa para mahawakan ito. At alas 3:30 pasado ng madaling araw, tuluyan ang nakapasok ang andas ng Puon Nazareno sa loob ng simbahan. Pumasok po siya sa kanyang tahanan, palakpakan natin yung pinahanan po sa mensahe ng pasasalamat ang agad inihatid. Salamat sa lahat ng mga deboto. Salamat sa lahat ng mga nagsilbi ngayon sa ating translation 2015. Palakpakan natin ang lahat ng nagsilbi sa ating translation. Sa pagsara ng gate ng simbahan, marami pa rin ang humawak dito at naghandog ng kanilang dasal. Sa mga biyaya, ipapasalamat din kami. Sana sa susunod na taon magawa ko ulit. Sana bigyan niya pa ako ng lakas. Ng lakas. Na makapagpatuloy pa rin yung debosyon ko sa kanya. Matagal na rin akong deboto ng Nazareno dahil may sakit ako dati na epilepsy. Dahil sa kanya napagaling ako. Sa huling yugto ng prosesyon, may ilan pa rin ang nahimatay at nalapatan ng paunang lunas sa medical stations. Sa kabuuan, lalampas sa 600 katao ang nangangailangan ng tulong. Tulad na lang ng lalaki ito na agad isinugod sa ospital matapos mawalan ng malay. Halos 20 oras din ang itinagal ng traslasyon ng puon na nag-umpisa sa Quirino Grandstand alas 8 ng umaga na nag-iwan naman ng tambak-tambak na basura. Para hindi na ako kami mahirapan para maakot ng basura ng truck. Wala ko tayo magagawa kasi ano yan tao yan Para hindi sabihan mo magkalat. Isay Reyes, GMA News.